Happy Women's Month to everybody. March is the month for all the women out there. And today we'll be having a friendly interview with our female athletes of Team Lakay. So first we'll introduce the first ever Filipina MMA fighter who fought and won in the international MMA arena. First MMA fighter of Team Lakay and kickboxing gold medalist last SEA Games 2019, Miss Gina Inyong. Next is a former Wushu Junior National Athlete, now a Vuvinam National Athlete, Miss Zephania Ngaya. Woo! Next is a former Muay Thai National Athlete, East Asian Muay Thai Best Fighter, 8-time National Medalist in Muay Thai, and now a Vuvinam National Athlete, Miss Jenilyn Olsiel. Next is 2019 Bronze Medalist in 23rd President's Cup in Indonesia, now a National Athlete of Samhang Kickboxing ng Pilipinas, Claudine Veloso. Next is a student athlete, a Wushu Varsity of the University of the Cordilleras, Miss Freline Gayumba. Next is she is Samahang Kickboxing ng Pilipinas training pool athlete, Miss Jerlyn Kingan. Okay, hello everyone, your Bokujan warrior present. Hello sa mga lakay ko dyan. Ay! Hello, share love, not hate. Hello to each and everyone. Ang may review na po ang in. What's up everyone? Good afternoon. Hello po. Hello then. Okay, so we'll start our friendly interview sa ating magaganda at matatapat na female athletes ng Team Lakay. Okay, so umpisahan na natin ang pagtatanong ng ating mga questions sa ating female athletes. So ang ating first question is, what does it mean to you to be a woman in sports, Miss Jenilyn? Para sa akin, JB, being a woman in sports makes me feel free, express my, you know, my freedom in everything that I do, and it makes me feel strong as a woman. Okay, how about you, Miss Zeph? Thank you. For me, as a woman into sports, alam naman natin ka tayong mga kababayan to be in shape. And most first thing and foremost is to be the role model for the next generation. Wow. Yes. Okay. So next question natin is para naman sa ating mga new female athletes. So the question is, what pushed you to be a member of Team Lakay, Miss Claudine? Ang nagtulak sa akin para maging member ng Team Lakay is I'm looking forward to be a champion someday, and pinili ko po itong Team Lakay, the best team that I know, and I believe na makakatulong sa iyo, makakatulong sa akin para makamit ang aking pangarap, and hindi lang to basta-basta team kundi they are also my family. How about you, Miss Jardine? What pushes me to be a team, to be a member of Team Lakay is that I know that Team Lakay would um,
will help me to improve my skills, and Team Lakay would give me a chance to be a great fighter someday. Parang katulad ba ni Miss Gina niyo? Yes po. Aba. Oh, and your yes, first coach, so. Miss Zefania nga yan? Yes po. Yes. So, okay, so, meron, para na, yung question naman na to is para naman sa matagal na dito sa team. So, bigyan mo kami ng reasons kung bakit ka nag-stay sa team, Miss Gina. Nag-stay ako dito sa Team Lakay kasi ito na po yung second family ko. Dito sa Team Lakay kasi para na kayong magkakapamilya. Pag may problema po yung isa, dadamayan po ng isa. Tapos, nagtutulungan po yung bawat isa para umangat po. Yes. And si Miss Zefania, ang ganda ng kwento niya kasi mas... Sabay lang sila ni Miss Gina sa team na nag-umpisa. Alamin natin yung kwento sa kanya. Ano? Grabe. Hindi naman siya kwento, pero sort of. So actually, dito po talaga ako nagsimula. So parang wala na sanang rason na medyo kakaliwa ka. Pero yun na yun. Ito yung time, dito na nga ako nagsimula. Tapos medyo... Kumaliwa, tapos pero nung gusto ko na talagang bumalik, widely open po yung pagtanggap ng Team Lakay sa akin, especially Coach Mark po. So parang, dito ko din po talaga nakuha yung family, second family. They are considering you as a family. Even though na may naging kwan ka, talagang considered ka as a part of the family. They're not considering you as an outsider. Welcome sa Team Lakay. Salamat. Okay, etong next question naman is, ang daming nagtatanong nito kung gaano daw ba kahirap mag-umpisa ng training sa Team Lakay. Tanungin natin itong mga upcoming superstars, female superstars ng Lakay. So, Miss Freline, gaano nga ba kahirap mag-umpisa sa training ng Team Lakay? So, sa mga beginners po, meron po tayong mararamdaman o yung sakit. Sakit sa katawan. Sa mga beginners po, mararamdaman po yung... Sige, kaya na lang. Kaya. Ano bang sakit niyang mararamdaman mo? Mahirap po sa una, pero kakayanin din po. So, kailangan mong mag-focus at dapat mentally prepared para maaral mo yung mga techniques na ituturo. And, Okay. Halos lahat naman ako sa sports, pag mag-uumpisa ka talaga, mahihirapan kang aral yung mga, ano, diba, yung mga basic, gano'n. And andyan at andyan yung sakit ng katawan pag sa mga beginners, sa mga first-timers na papasok sa sports na ganito. Okay, so, next question is, any person outside of MMA that you look up to? Okay, Miss Janeline? Para sa akin, outside of sports, na nilook up ko is my grandfather. Mm-hmm. Because he had become my role model. Ayan, kasi napaka-religious at full of wisdom ng lolo ko na yon. He already passed away. But dala-dala ko pa rin yung mga lessons na binigay niya sa akin. At siya yung dahilan kung bakit pinapursue ko ngayon yung pag-aaral ko at saka pinapursue ko yung pangarap ko kasi ayokong mabuhay lang dito sa mundong to na walang nangyayari sa aking buhay at walang nangyayaring pagbabago sa pamilya ko. I want to make a change for my family. Ayan, yun ang isang turo ng lolo ko na live a worthy life na kailangan may sibi ka sa mundong ito para mabuhay. At yun na yung aking pangarap. Okay. How about in
Claudine. yung lolo ko po kasi siya po yung unang naging tatay ko and ginait niya po ako at tinuruan ako kung paano mabuhay sa iba talaga ang bigay ng mga grandparents. Mas malaki pa sa parents. Joke lang! May patag pang bigay. Okay, how about you, Miss JB? Sa akin po is my mom. Kasi my mom is strong and she always motivate me to pursue my dreams, especially in this kind of career and everything. Supportive ang parents, ang mama niya. Siyempre, hindi magpapahuli dyan si Miss Zephania. Actually, ang iniidolo ko outside of me is Ma'am Mary Jude. Because for me, she's not just a mother for his two children, but a mother for the team. Kasi pag si Coach Mark siya ang tatay, pag sa mother na motherhood is Ma'am Mary Jude. Now, I can't believe ba ako? Miss Gina? Sa akin naman yung ating presidente kasi matapang at may paninindigan. Just simple as that. Wow, pangatao! Lastly, Miss Claudine. Ang role model ko ay ang aking itay. Itay! Ang aking tatay. Nahiligan ko na yung mga panglalaking gawain, pero hindi niya inakala na yun pala ang simula ng lahat. Hanggang sa ngayon, dati hindi ako sinusuportahan ng tatay ko. Pinipilit niya na masakit lang yan, ganun. Pero wala po siyang magagawa, nandito na po ako. naging supportive na siya at sabi niya mag-training ako mabuti para makaiwas sa mga suntok, sa mga sipa. Napakasipag po ng aking tatay, kaya sinisipagan ko din po para makabawi sa kanila. Super alaga kasi yung mga dati. Iba talaga yung inspiration ang nagbibigay din ng mga parents, grandparents. Ikaw, JJ, matanong ka nga din namin? Same question ba? Sino bang ina-idol mo? Siyempre, ang aking mother, wow. Din ang aking idol. Iba talaga ang inspiration na at saka motivation na binibigay ng parents sa atin para galingan natin sa mga sa ginagawa natin para mabigyan din natin sila ng magandang Isa maganda ka. magandang feedback sa pagpapalaki nila sa atin. Bakit po parang ginawa nang lumaki? Next question. Okay, ganun. Tapos, okay. Next question is, eto siguro para kay Miss Jenny. How long did it take you to fully grasp
what you need to fulfill in order to be successful in the future in MMA. Can you simplify the question? How long did it take you to fully grasp? Kasi di ba sa experience mo is parang ang dami mo nang pinagdaanan before ka na as in nag-settled sa talagang magandang promotion pa. Ayun. I-share mo sa amin ang experience mo. Huwag kang iiyak. Yeah. I have been, you know, an athlete for like almost 7 years. Wow. Ayan. Sa lahat ng pinagdaanan ko sa pagiging national athlete to professional athlete, marami na akong napagdaanan. And syempre lahat naman tayo, alam natin na I just transferred here in Team Lakay. Pero what made me transfer here is the fire in my heart to pursue my dreams and to focus on my goal. Ayan. Gusto ko talagang maging champion at yun yung dahilan kung bakit nandito ako ngayon. Sa lahat ng pinagdaanan ko, sa lahat ng bago pa ako lumipat dito, napakarami ng negativity at saka humihila sa akin pababa. Pero lahat ng yun, hindi ko napansin dahil yung puso ko talaga is nasa sports lang at alam ko na dito sa Team Lakay, eh, matutulungan ako para makamit yun. And finally, nung lumipat ako dito, naramdaman ko talaga na naramdaman ko yung worth ko as an athlete and as a person na hindi lang pala ako hanggang dito. Kumbaga, kaya ko pang umakyat pa at kaya ko pang maabot yung mga pangarap ko na akala ko eh imposible nung hindi ako nag-move forward. Wow. Yeah. Grabe, grabe. Diba, nakita mo ba kung paano tumingin yung mga upcoming superstars din natin? Grabe, nakatutok talaga sila sa mga sinasabi. Mahaba pa sana eh, pero mahaba pa sana yung kwento, pero wala na akong masabi. Focus na focus talaga din sila sa sinasabi mo. So, ayan yung siguro ako din na nakikinig parang inspiring. Nakaka-inspire. Babalik na ba yan ng JV? Oo, babalik na yan. Babalik na ba yan? Next question. Okay po. Okay. Masyadong emotional pa. At least nagiging true lang. Okay pa ba tayo dyan? Okay pa naman so far. Okay. Ayos ka pa? Yes. Okay, eto naman itong next question natin para talaga siya sa month na to. Which is sinaselebrate natin ang Women's Month. So, yung question ko siguro na to is for Ma'am Zeth and Frenine, para mas makita natin yung ng experience niyo. Kasi si Ma'am Zeth is matagal-tagal na din siya dito and si Ms. Frenine is nag-uumpisa pa lang din siya. So, yung question ko is, have you ever experienced feeling like people don't take you seriously because you're a woman or a girl? Ma'am Zeth? Okay, thank you. Para sa akin, oo. Like for example, based on my experience as a coach, kasi way back 2015, I had been a coach there in our province, Mountain Province. So parang hindi sila naniniwala na kakayanin ko kasi nga babae ako. Pero as the time goes by, nakapag-produce po ako until ng gold medals ng Mountain Province until palarong pambansa. So parang doon na nila na kung kaya pala ng mga babae. Kung kaya ng boys, kaya din natin mga babae. Kitang-kita naman natin, isa sa athlete niya andito sa atin. And I'm proud to be one of my products. Okay, how about you, Ms. Praline? Opo, pero sometimes, na-experience ko din po is yung minsan kinakantsawan ka during training. Parang pag sinasabi sa parang pag sinasabi parang
pag sinasabi sa akin is parang nakaka-apekto sa pag-training ko. Tapos pag during training parang kurang-kurang yung opo, sometimes. So, pag my experience is, during training is, pag kinakansyawan ka nila, kala nila is parang katuwaan lang, pero para sa akin parang seryoso yun. Especially pag yung pinag-uusapan nila is parang nakakababa ng confidence sa isang babae. Sinasabihin ka na ang hinahina mo. Pero tuwing nakikita naman kita sa training, I think it makes you do more. Parang nakikita ko na parang mas lalo ka din lumalakas. Parang nagiging ano siya, inspiration or motivation para mas galingan mo sa training. Maybe hindi mo napapansin, pero syempre kaming mga nakakakita rin sa'yo, napapansin namin na lumalakas ka. In the first place, iba din kasi ang lakas nating mga babae compared sa mga boys. Kaya maniwala ka din sa amin ng mga ate. So tuloy-tuloy lang. Sa yung mga ganyang bagay, dapat yan yung mag-e-empower sa'yo na ano. Kung gawin mo siyang motivation para, pag mo yung nagawin mo negative para sa'yo, gawin mo na motivation para sa sarili mo din. Have you ever experienced feeling like people don't take you seriously because you're a nerd? Sometimes, yes. Bakit? Lalo na pag training, mm-hmm. Yung mga kasama mong kalalakihan is parang sinasabi nila na, ay, yun po. Yung sagot ko is almost the same kay Fralin na yung mga ibang kasama mo, especially boys, kinakantsawan ka na hindi mo kaya kung ano yung lakas nila. Oo naman, mas malakas yung boys, pero girls can do it. Man! Yes. Boys can, we can also. Okay. So, what do you say to people who tell you that MMA is not for girls? Okay, a phrase answer to this question. What do you say to people who tell you that MMA is not for girls? Watch me. Get lost, baby. You're wrong. Of course not. Paano mo nasabi? Just go for it. Wow. Yes. Can do it. Si Ms. Gina inyo. Yeah. A common struggle that women face in general. In general po sa MMA, nung nag-umpisa po kasi ako ng MMA, konti pa lang po yung babae nun. Tapos, based on my experience, nung unang laban ko po kasi ng MMA, nagmuha akong panda. May black eye akong magkabila. Tapos sabi ng pagkatapos nung laban ko po, nung yung pinakaunang laban ko po dito ng MMA, nagkapasa kasi ako, dalawa, kay magkabilaan. Tapos, wala akong maririnig na encouragement, puro negative lang. Wala akong maririnig na positive sa mga ibang tao. Lahat po negative, bakit ka pa kasi sumali sa ganyan, pang lalaki lang yan. Sakit lang ng katawan yung aabutin mo dyan. Pero pagdating naman dito sa gym, lalo na si Coach Mark, wala kang maririnig sa kanya na negative, puro positive. Kaya pagdating dito naman sa gym, especially kay Coach Mark, wala kang maririnig na negative, puro encouragement, positive lahat po. Tapos sa akin naman, yung mas
pinapakinggan ko siya kasi siya yung mas nakakakita at nakakalam about sa akin. Tapos naniniwala siya sa iyo, Kamsa? Yes, of course, Kamsa. Pinaka main na na-face ko sa MMA is mayado po ako kasi last year end 2019 lalaban po sala ako sa show to. Pero nang dahil sa pandemic na to, ang dami niya talagang na permission po talaga. Kaya parang yun ang pinaka main na struggle ko na nakaharap dito when it comes to MMA. Hoping and praying po na sana. This year. Sana. Pagkatapos ng preparation for the series. How about you po, Miss Claudine? Ang nakikita kong con struggle in general is yung mga ating pinakamamahal na mga bashers. Yan, yung common pinakamamahal nating mga bashers kasi struggle sa bilang athlete na sasabihan ka ng ganito ka, ng hindi mo kaya, tumigil ka na, tama na. Pero hindi nila nakikita yung efforts mo. Hindi nila nakikita yung pinaghihirapan mo, dubot, pawis, lahat ng ginagawa mo para lang makapaglaban. Tapos, ganun lang ang sasabihin nila. Pero maraming salamat po sa lahat ng pinakamamahal naming bashers kasi dahil sa inyo, tumitibay ang loob namin. Dahil sa inyo, we will push more than enough para ipakita ang aming natatanging galing. Natatanging galing. Okay. So yun nga, parang yung sabi din ni Miss G na at the end of the day, si katulad ni Coach Mark, siya lang din naman din yung nakakakita sa preparations, nakakakilala sa'yo. So, maganda din na yun yung side na pakinggan natin, wag na yung mga bashers kasi dun lang naman talaga sila, dun sa pangbabash magaling. Mm-hmm. So, maganda din na we are blessed na meron tayong coach na gano'n. Diba? Okay, so para naman sa ating mga beautiful ladies dito, ano namang struggles ang kinakaharap nyo? Sa training, sa preparations nyo, or sa training in general? Para sa akin yung is yung pagsabihin, yung pag-aaral at yung pag-iinsan. Same din ba sa'yo? Opo, same po. Kailangan talaga ng time management. Kailangan talaga ng time management. Okay? Kaya niya. I think isa sa mga struggles ng local, especially ng mga local athletes natin is kulang sila ng support financially. So, I hope na sana ang gobyerno natin is magbigay pa ng more na suporta, especially sa mga local fighters natin dito sa Pilipinas. Ayan. Yeah. Dahil especially maraming nangangarap, kulang lang ng oportunidad at saka suporta. Totoo, ang daming talented future athletes kung bibigyan lang ng pagkakataon. Mm-hmm. Diba? Okay? So, next question is that, do you think career or work professions should always rely on people's gender? Miss Gina? Kasi yung reaction niyo, pang-memes. Kasi yung mga tanong lang. Bakit? Naalamin ko. Never have to ask that question, please. Do you think career or work profession should always rely on people's gender? Mm-mm. Okay, so do you think career or work professions
should always rely on people's gender? For me, it's a no-no because as we all know that gender equality and it depends on that person kung sa disiplinado ka, yung sa profession, sa discipline ka, yung mga mindset mo talaga eh. Hindi naman nakukuhin sa mga pagiging babae ka or pagiging lalaki. Day na tayo. Yes, everyone needs to be independent. Yes, na kayang gawin din ng mga babae ang ginagawa ng lalaki. And same to us, sa mga lalaki din na kaya nilang gampanan ang mga, ang kayang gampanan ng mga babae. Yes. Yes. Yes, kasi may mga ano naman tayo, may mga single fathers, husbands, mga ganon, di ba? Okay. During a sparring session, was there a time where you felt like your opponent from opposite gender purposely let you win? Any experiences? Sa sparring, Miss Claudine? Based on my experience, nafe-feel ko na medyo hinihinaan nila o medyo hindi nila tinatama, pero ako na mismo nagsasabi sa kanila na sinasabi ko sa mga ka-sparring ko na gawin nila yung dapat nilang gawin, i-proper nila yung execution para din sa benefit namin dalawa, para matuto din ako at matuto din siya. And Miss Jeneline, sa akin kasi based on my experience, kasi usually nang nakaka-partner ko naman dito sa Team Lakay is professionals na din. Ayan, at kapag ako naman yung advance, ako din naman yung nagko-control. Kasi modern day naman at modern na tayo ngayon eh. Hindi porket ikaw yung babae, laging lalaki yung nagko-control. So, what if in a situation na mas advance ka kaysa dun sa lalaki? So, kailangan ikaw din yung mag-control. And sa experience ko rin naman, minsan nararamdaman ko na hinihinaan nila, pero yung when it comes naman to skills, eh syempre ine-execute naman nila properly. Yung strength lang siguro yung kinokontrol nila. Ayun. Okay. How about you, Miss Jeremy? Based on my experience po, opo, they let me win during this sparring kasi nandun pa rin po yung alalay nila. Ganun din ba sa'yo, Miss Freddie? Yes po, pero nag-give and take naman po kami during sparring. I think, it's an advantage on our part din naman na pag nagko-control yung mas stronger sa atin, tapos tayo nag-all out, advantage natin yun na matest yung sarili natin, diba? Mm-hmm. Tapos wala naman talo at saka panalo dyan kasi may natututunan yung bawat isa sa isa. Oo. Most important thing. Yes. At the end of the day, kayo-kayo lang din ang magtutulungan as a team. Kaya tayo nasa team. Yes. Stand as one. Yes. Okay. So, what title are you aiming for in the future? Competing international. To be a champion. Same, to be a champion in every in every event that I will be competing. Winning all international event and to be a champion in one championship. In God's will and time, I will be a champion in Olympics, I will be a champion in SEA Games, Asian Games, and all the events that I will be in. Of course, I want to be a champion in all the events that I will be joining in the future. Ayan, gusto ko maging champion in life and in sports. Amen. Yes. Okay. Next is your best moments in your career that made you all feel very confident regardless of your struggles. So, lahat ulit to. So, best moments, best moments in your career that made you feel very confident regardless of all your struggles. Winning my first competition. I made a great friend. Sharing my knowledge and skills when it comes to martial arts. Winning internationally and representing my country.
decided to be a part of Team Lakay family. Joining the home of champions, Team Lakay. What's your favorite sports coat? Pero parang alam ko naman na yung sasabihin nyo dyan. Naman! Okay, sabay-sabay na natin sigaw! Kasama! Champions are not born, they are made! Message to our fellow ladies inside and outside NMA. Ayan. To all the ladies out there, have a gracious heart and grace. To all the ladies out there, be who you wanna be. Have a graceful heart and mind. Know your passion and never stop chasing your dreams. To my fellow women out there, know your worth. Happy Women's Month. Believe it. Happy Women's Month. Believe in yourself. Happy Women's Month. Believe in yourself. Work for it. To all ladies in this world, we are half women. Independent and graceful life. Being beautiful and being the best version of yourself. Sa akin, nagagawa ko yung passion ko, yung dream ko, at saka nagagampanan ko ang pagiging ina at asawa. Not just a mother and a father, but also a fighter. A woman is powerful when she knows that she is confidently beautiful. Oh. Wow! Anak ko yan! Having faith and knowing your self-worth. Nice. Yeah! What makes you powerful, Ma JB? Being confidently beautiful with a heart. Okay, so that concludes our friendly interview with our female athletes of Team Lakay. Thank you.